Ang Philippine Marine Corps bilang kaparte sa ilalim ng Philippine Navy ay may mga bago rin namang mga equipment. Ito ang mga combat amphibious warfare equipment. Subalit patuloy pa rin ginagamit ang mga existing equipments ng mga luma para magsagawa ng mga operasyon habang naghihintay ng mga bagong equipment na parating. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ang Philippine Marine Corps ay may ilang mga bagong equipments na na-acquire bilang kaparte sa The Revise of the Armed Forces of the Philippines Modernization Program sa ilalim ng Amphibious Assault Acquisition Project. At ang mga nasabing equipment ay ang tinatawag na KAAB-7A1 Amphibious Assault Vehicles na gawa ng Hanwha Defense ng South Korea, na kung saan mayroong 8 na units ang Philippine Marine Corps na na-acquire, at ito'y na-commission noong 2019. Pero alam nyo ba na ang Philippine Marine Corps ay hanggang ngayon ay gumagamit pa ng mahigit sa 70 years old na ang edad na amphibious fighting vehicles? Ito ang tinatawag na LBTP-5, na ibig sabihin Landing Vehicle Transport Personnel. Ito ay dating ginagamit ng United States Marine Corps at inilipat sa Pilipinas. Ang LBTP-5 ay disenyo ito ng BorgWarner Company at Ford Machinery Corporation, at ito'y gawa pa noong 1950s, at mayroon lamang 1,124 na na-produce ng ganitong amphibious fighting vehicles, at ang ilan sa mga ito ay ginagamit pa noong panahon ng Vietnam War. At mula 2010, ang Pilipinas lamang ang nag-iisang bansa sa mundo na gumagamit ng ganitong amphibious fighting vehicles, ang LBTP-5. Kaya dapat proud tayong mga Pinoy. Ang LBTP-5 ay ginagamit hanggang ngayon sa ginawang mga operasyon ng Philippine Marine Corps, at ang high-tech lang nito ay ang kanyang pintura. At napaka-epektibo nung ginamit ito ng mga Philippine Marines sa kanilang mga combat operation, dahil lahat ng mga kalaban ay nagsitakbuhan sa sobrang takot, dahil ngayon lang daw sila nakakita ng parang pantheon o nikso sa simenteryo na tumatakbo at lumilitaw. Kaya bagay itong gagamitin panglaban sa mga Chinese, tingnan natin kung hindi ba sila tatakbo sa takot. Ang prototype ng LBTP-5 ay nakumplito noong 1952, pero noong lang 1956 ito nag-umpisa sa kanyang production. Ang LBTP-5 ay may bigat na 37.4 ton at may haba ito na 9 meters o 25 feet, at may lapad ito na abot sa 3 meters at 11 inches, at may height ito na abot sa 2.92 meters. At may kakayahan ito magkarga ng 34 na pasahiro, at armado ito ng 30 caliber machine gun at 105mm howitzer. Mayroon itong maximum speed na abot sa 48 kilometers, at hindi na kailangang mas mabilis pa. At may operational range ito na abot sa 306 kilometers. Ang LBTP-5 ay mas malaki ng 2 beses kaysa World War II era na LBTs. Ito ay dahil ang US Marine Corps ay nangailangan ng mas malaking vehicles na may kakayahang magkarga ng buong platon, kasama na ang mga kargamento nito o mga kagamitan, para maiwasan ang pabalik-balik na paghahakot o paghahatid ng mga trupa at dalhin sa baybayin. Ito ay naging isyo ng World War II landings, dahil pabalik-balik na paghahatid ng trupa doon sa baybayin ay tinitira sila ng machine gun ng mga Hapon. Kaya resulta ay gumawa ang BorgWarner at ang FMC ng isang combat landing vehicles na ang purma ay parang refrigerator at purma ding parang pantheon o nikso sa simenteryo. Pero maluluwang naman ito sa loob. Isipin nyo, kasya nitong ikarga ang 35 na tao. Kahit 50 o 60 na tao ay sasakay nito, okay pa rin. Tingnan nyo na lang yung jeep na pampasahiro. Kahit sa bubong ay maraming pasahiro. Ang LBTP-5 ay nalagay rin sa ilalim ng Amtrak, at vulnerable ito sa mga landmine.
Kaya ang mga sundalo noong panahon ng Vietnam War ay doon na lang sumakay sa itaas ng LVTP5 o sa rooftop dahil delikado sa loob. Pag nakatama o nakaapak ito ng landmine ay siguradong masusunog ang loob ng LVTP5 dahil sa location ng kanyang fuel tank. Ito yung weakness ng LVTP5, kaya bihirang-bihira ito ginamit sa gira noon lang panahon ng Vietnam War. Pagkatapos ng Vietnam War, ang LVTP5 ay pinagretiro at pinalitan ito ng mas bago at moderno na tinatawag na assault amphibious vehicles na kung saan ito ang ginagamit sa maraming bansa sa buong mundo. Pagdating ng 1970s, ang mga natirang LVTP5 ay binigay sa mga bansa na kaalyado sa Amerika gaya ng Pilipinas at Taiwan. Pero sa Taiwan, matagal na itong in-scrap noon pang 1980s at pinatimbang na lang ito sa junk shop. Pero sa Pilipinas ay ginagamit pa ito hanggang ngayon. Kaya ang Pilipinas ay ang nag-iisang bansa sa mundo na nag-operate ng LVTP5. Diyan nakikita ang katalinuhan at kahusayan ng mga Pinoy. Kaya ang kaya itong pinatakbo at na-maintain ng mga Pilipino. At kahit kailanman ay hindi na problema ang mga mekanikong Pilipino sa pagpalit ng mga piyesa pag nasira ito. Dahil ang ginagamit na piyesa ng mga Pinoy ay piyesa ng pison. Yun, matutuloy na tumakbo. Ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay ginagamit pa ito ng Philippine Marines ay dahil kulang ang Philippine Marines ng mga combat amphibious vehicles. 8 lamang na units na AAV na mayroon ang Philippine Marines. Kaya itong 4 na LVTP5 ay pangdagdag na lang ito. At siguro sa taong 2085 pa ito iparitiro. Siguro sa taong ito hindi na uso ang gira, sismisa na lang. Ang combat amphibious vehicles ay napakahalagang combat equipment lalo na sa Pilipinas na isang isla. Pag nagkaroon kasi ng gira o halimbawa lulusubin ang Pilipinas o mayroong invasion, ang AAV o Assault Amphibious Vehicles ang gagamitin para makapasok ang mga kalaban sa kaislahan ng Pilipinas. Kaya dapat lang dagdagan ang mga AAV o Assault Amphibious Vehicles ng Philippine Marines. Sa kasulukuyan, 8 lamang na AAV ang mayroon sa Philippine Marine. Ito yung bagong AAV-7A na galing sa Hanwha Defense ng South Korea. Nung hindi pa na i-produce, tanging LVTP5 lamang na combat amphibious vehicles ang equipment ng Pilipinas na mukhang parang pantheon o nitso sa simenteryo. Bago tayo magpaalam, i-shoutout ko muna ating kaibigan si Lloyd Davince at si Leo Hawk. Hanggang sa susunod, maraming salamat.